up guys, welcome po ulit sa aking channel. So sa video natin ngayon guys, i-share ko po sa inyo yung bagong product na idinagdag namin sa aming sari-sari store. Yun nga po ay yung Gardenia product po. So ayun guys, nakahanap kami ng distributor ng Gardenia product. Then ayun, nag-reseller po kami ng Gardenia product. So meron kami tinitinda dito sa aming sari-sari store na Gardenia product po. So ayun guys, ang i-share ko po sa inyo about kay Gardenia is kung paano po natin madi-determine na fresh po yung nabili natin tinapay kay Gardenia. So ayun guys, alam naman natin guys na importante po kapag bumibili tayo ng tinapay na dapat ang mabili natin is yung fresh po na tinapay para po at least mas masarap siya at ano, at the same time safe pa po kainin yung tinapay natin kasi fresh po siya. So hindi maiwasan natin na magkaroon ng problem pagka ganun. So ayun guys, dito po pala kay Gardenia. Ngayon ko lang din naman to nalaman na iba po pala ang basihan kay Gardenia para po masabi natin fresh yung tinapay natin. So usually kasi tumitingin lang talaga tayo sa best before or sa expiration date ng tinapay. So di ba kadalasan ganun lang naman yung ginagawa natin, check lang tayo ng expiration date kapag pabibili tayo ng Gardenia product or ng tinapay ni Gardenia po. So ayun guys, noong nag-reseller kami, nakakuha ako ng ibang idea dahil may tinuro sa amin si distributor kung paano po madi-determine na fresh po yung tinapay ni Gardenia po. So ayun guys, para po madi-determine na fresh po yung tinapay na na-deliver or nabili po natin sa mga bake shop ni Gardenia or sa mga supermarkets or sa kahit authorized store na nagtitinda ng Gardenia product po. So ayun guys, kay Gardenia mayroon po silang tinatawag na G-lock. Yung G-lock na yun po yung mayroon siyang corresponding yung G-lock po na yun is color coded po yun na siyang nagdi-determine kung anong araw nagawa or na-bake yung tinapay po ni Gardenia po. So ayun guys, ito guys, may ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng G-lock ni Gardenia po. So ang G-lock po na tinatawag kay Gardenia is ito pong nakalagay dito, kumbaga yung nakalock sa mismo tinapay, G-lock po yung tawag nila dito. Yung G-lock na yun, meron po silang iba't ibang color, tulad po nito color white po yung nakalagay dito, at din nakalagay din po dito yung expiry date niya. So ayun guys, pero sabi kasi ni Gardenia itong expiry date daw po na to is misleading daw to para ma-check na kumbaga parang hindi ito yung basihan para ma-check natin yung freshness ng tinapay. Kaya sabi ni Gardenia kung gusto daw nating malaman kung gaano ka fresh yung tinapay natin, sa G-lock daw po tayo titingin, hindi po sa expiry date. Okay, so misleading yun kapag dito tayo tumitingin sa expiry date. Mas okay na tumingin tayo sa color ng G-lock ni Gardenia. So ngayon guys, i-share ko sa inyo kung ano-anong color ng mga G-lock ni Gardenia. Okay guys, meron si Gardenia 7 colors na 7 colors ng G-lock na nagko-correspond sa bawat araw. Okay, so ayun guys, ang unang color ni Gardenia is yung color tan for Monday, color orange naman para sa Tuesday, color yellow para naman sa Wednesday, then color blue sa Thursday, color green para sa Friday, then color red para sa Saturday, at color white naman para sa Sunday. So ayun guys, doon natin madi-determine sa mga araw na yun at sa color na yun kung gaano ka-fresh yung nabili natin tinapay kay Gardenia po. So tulad po nito guys, color white po yung nakalagay dito. Ibig sabihin po, Sunday po ginawa or Sunday yung production or na-bake yung tinapay na to, kaya white yung nakalagay. So ibig sabihin kung nabili ko pala ito ng Tuesday, Monday, second day niya, pag Tuesday is third day niya. So okay pa yung tinapay, fresh pa yun kasi third day niya pa lang. So ganun guys yung pag-check down ng
freshness ng tinapay ni Gardenia. So, actually guys, ngayon ko lang dito nalaman na ganun para talaga ang pag-check ng freshness ni Gardenia. So, akala ko lang din doon lang din sa expiration date. So, doon ko nalaman na ganun pala sa ibig sabihin. So, guys, pwede natin matandaan yung mga color na yun na nabanggit ko para at least pag once pumili tayo ng tinapay, pwede doon na tayo tumingin sa gilak nila. So, halimbawa, bumili tayo ng tinapay, ang nakalagay doon is color tan. So, ibig sabihin, mandi ginawa yung tinapay. So, pagbibilang kung anong araw mo siya pinili, halimbawa, color tan yung nandun sa tinapay or sa gilak. Bumili ka is ano, Thursday. So, bilang ka Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So, ibig sabihin, parang apat na araw pa lang yung tinapay natin. Okay, so, mas okay siguro guys, titingin tayo sa color ng gilak. Titingin din tayo sa expiration date para at least sure talaga na fresh yung nabili natin tinapay kay Gardenia. So, ayun guys, yun lang naman yung kaunting idea na nakuha namin or natutunan namin dito kay Gardenia. So, ayun guys, sana naka-share ako sa inyo ng kaunting idea tungkol dito sa kay Gardenia guys. Then guys, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa aking channel, pwedeng-pwede po kayo mag-subscribe. Then pakipindot na rin po ang notification bell para po maging update tayo once na nag-upload ako ng videos guys. So ayun guys, maraming salamat.